Nagsabi po si Delima na kung hindi, Senator Delima, dating senador pa na, dating senador Laila Delima, na kung hindi raw tayo magmemembro muli ng ICC, ay kaya raw ba na papanagutin ng pamahalaan ni BBM si Pangulong Duterte sa kanyang mga krimen sa war on drugs? Yan, ng mga ano, no? Pinagpalagay mo kagad na may krimen talaga, no? Yan po, bubusisiin po natin yan. Ito po ang sinabi ni Lailan Delima. Reaction niya po to dahil ayaw nating magmembro, ayaw ni Pangulong BBM na magmembro muli tayo ng ICC. Averse and unwilling to rejoin ICC, this government for sure will also be unwilling to cooperate with the ICC probe. Diretsahan tanong, ito ang sabi ni Delima. Kaya ba ng kasalukuyang gobyerno na mapanagot ang dating Pangulo? Okay. Sagutin po natin yung diretsahan tanong ni Laila Delima. Ang tanong ko po, ang sagot ko po sa tanong nyo, Madam Laila Delima, bakit po papanagutin ang dating Pangulo? May kasalanan po ba? Paano mo nalaman na may kasalanan? Di ba? Eh ikaw nga, nakakulong na, sinasabi mong wala kang kasalanan. Di ba? Paano mo nasabi, bakit ka nagtatanong na kung yung kasalukuyang bang gobyerno ay may kakayahan siyang panagutin yung dating Pangulo? Ito ang problema, ipinagpapalagay mo na na meron talagang ginawang problema, meron talagang ginawang kasalanan si Pangulong Duterte sa pagkukondak ng war on drugs. Hindi pa nga nakakapagsimula ng investigasyon yung ICC. Pero sa tingin ninyo, mayroon nang dapat managot. Sasagutin po natin yung diretsahan tanong mo. Kaya ba ng kasalukuyang gobyerno na mapanagot ang dating Pangulo? Hindi po. Dahil hindi naman po niya nakita na mali yung war on drugs. Katunayan, ang war on drugs ay itutuloy ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Tinutuloy. At ang dami pa rin po nahuhuli. Katunayan, ang war on drugs, Madam Laila Delima, ay matagumpay. Dahil mahigit 50% o mahigit kumulang 50% ng krimen natin ay nabawasan buhat nang umupo si Pangulong Duterte. Dahil ang paniniwala ni Pangulong Duterte, ang ating krimen ay nakatali sa droga. Maraming nagkukumit ng crime dahil sa droga. No? Kaya nung naglungsad ng war on drugs, nabawasan ng krimen dahil na-neutralize yung mga addictions. Okay. Ang tanong mo, kaya bang papanagutin? Hindi po papanagutin. No? Dahil natutuwa po ang kasalukuyang gobyerno na nasimulan niya ang war on drugs at tinutuloy po. Kung tanong nyo kung dapat bang papanagutin, hindi po dapat papanagutin si Pangulong Duterte. Dapat po parangalan dahil sa kanyang paglulunsad ng war on drugs. Okay, saan ba nakabata ito? Ayon kay Senator Bato, no? Para lang, baka nakalimutan na natin, parang ipinagpalagay na natin na war on drugs, di ba? Ngayon po, ano po sabi ni Senator Bato? Eh yan namang pagsasampa ng kaso dyan, sa totoo lang, ang nagsampa ng kaso, si Sabio. No? At nalantad na po na si Sabio, nagkaunsehan sila ni Senator Trillanes, dating Senator Trillanes, kaya bumaliktad si Sabio. Yung mismong nagsampa ng war on drugs doon sa ICC, bumaliktad na, nagrecant na. Pero tinutuloy pa rin ng oposisyon yung pagwe-welcome sa ICC. Okay. Bakit po hindi nararapat yung ICC na yan? Sabi na rin nga ni Delima, so sa makatwid, hindi magbibigay, hindi makikipagtulungan yung gobyernong ito. So saan sila kukuha ng impormasyon kung ayaw makipagtulungan ng ating gobyerno? Tama po yun. Hindi po makikipagtulungan. Yan po ang opisyal na pahayag ng ating pamahalaan. Kung hindi po makikipagtulungan, so ang maririnig lang ng ICC, yung mga reklamador, yung mga datos na binibigay ng Rappler at ng iba pang mga hindi naman din involved. Okay. E ano pong uri ng datos yung maririnig ng ICC? Ito po, yung fake news ng Rappler. Ito po, nilabas nila ngayon. Kasi nga, uso na naman yung ICC. Di ba? Uso na naman yung pagsusuplong kay Duterte. Nilabas po ng Rappler yung pinakamalaking nilang fake news tungkol po dito sa war on drugs. Ito po ha. Tignan po natin yung datos ng Rappler. Madali lang naman pong tandaan kahit hindi ko na po in-screenshot. Okay. Sabi ng Rappler, bakit kailangan ng ICC kung may justice system sa Pilipinas? Okay. Ito ang kanilang pinapakita. May justice system nga sa Pilipinas pero 27,000 kabuang bilang ng pinatay. Okay. Pero ayon sa PNP,
Dito, Rappler puta, 7,884 lang. Ang layo, di ba? Tignan niyo wordings ng Rappler, kung hindi fake news to. 27,000, kabuang bilang ng pinatay. Pasensya na yung mga hindi Tagalog speaking niya. Malaki po ang pagkakaiba ng pinatay at napatay. No? Ang pinatay po, sinadya po yan, murder po yan. Kinuwenta ko po ito eh. Kung 27,000 ang namatay o pinatay sa loob ng 6 na taon ayon sa Rappler, approximately 13 persons ang namamatay dahil sa drugs o pinapatay araw-araw sa loob ng 6 na taon. Imagine nyo ba, meron bang ganong karami, 13 araw-araw? May napapabalita? Sigurado kong ibabalita ng dyaryo yan. Dahil yung mga dyaryo natin, anti-Duterte. Yung mga dyaryo po natin, gustong-gusto po nilang masiraan si Pangulong Duterte. Yung kwenta nila na 27,000 na pinatay daw, hindi namatay ha, pinatay. Ibig sabihin, sinadya. 27,000 na pinatay, no? Araw-araw, sa loob ng 6 na taon, 13 po yan. Yan po ang sinasabi natin. At yan po ang maririnig ng ICC. Kayang-kaya po magsinungaling ng kanilang mga i-interviewin. Maraming salamat po. $20 ang Supremo. Buenas tardes. Ang layo po ng 7,000 sa 27,000. Ayon po sa PNP, ang napatay, 7,000. Kasama na riyan yung polis at yung mananlaban. So sabi kay Senator Bato rin po, ang sinasabi ni Senator Bato, meron ng mga nakasuhan na nagmalabis sa war on drugs. Ano po bang ang sinasabi dyan? Kaya nga war on drugs, talagang may mamamatay. Kung gusto nyong walang mamatay sa war on drugs, ganito po ang gawin natin. Sabihan po natin warlords, yung drug pusher, drug lord. Oy, drug lord, ah, para maiwasan natin ang patayan, no? Kami ay pupunta dyan sa inyo, no? Huwag kayong tatakbo sa ganitong oras, alas 7 ng gabi, ha? Re-ready namin kayo, ihanda nyo yung mga droga ninyo. Sumuko kayo ng maayos. Bibigyan pa namin kayo ng panahon para maiwasan natin ang patayan. Kaya nga sabi ni Senator Bato, totoo naman na may nagmalabis. May nakukulong nga eh. Mayroong nahatulan eh. Hindi po lahat. 7,000 po yan. Ayon sa opisyal ng PNP. Sila, saan po galing yung 27,000 ng Rappler? O tignan po natin yung source nila. Ito po ang source nila. Source. Yung 7,000 ang source PNP. Etong source ng Rappler, human rights groups. Eh tinignan ko po yung human rights groups, 12,000 lang. Asan pang human rights groups yan? Kaya kayo fake news, kaya hindi po pinatay ang tamang termino dyan. Pag pinatay po, sinadya po yan, murder po. Lahat po ba yan ng 7,000? Minarder po ng mga polis yan? At dyan po, hindi lang po sa lihiti mo, pati po yung mga... alam na nila na hindi sa pulis, dinamay po nila dyan, sinaman nila dyan sa 27,000, imposible po yun. Tanungin nyo po sa Rappler kung saan sila kumuha ng data. O ano pong mangyayari pag nag-conduct ng investigasyon ng ICC? Yan po ang mapapakinggan nila, yung sanay na magsinungaling. Sasabihin nyo, human rights groups. Sinong human rights groups ang nakapag-produce ng 27,000? Ito pong sa pulis, may mga pangalan po yan. Wala kang kasalanan kung wala kang kaso. Yung sinasabi nyo na natatakot sila magsampa ng kaso. Sa ICC, hindi sila natatakot. Dito lang sila. O kayo ang natatakot. Ma-expose kayo dito sa local courts na wala naman talagang kayong kaso kay Pangulong Duterte.